So magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay pag-usapan natin ang tungkol sa ating slab. Kung ano nga ba ang mas magandang gamitin, mas matibay at mas makatitipid tayo. Dito sa conventional slab na ito yung gumagamit tayo ng plywood o dito sa speed deck. So ito yung pag-uusapan natin ngayon mga boss. So unahin natin dito sa ating conventional slab na ito yung gumagamit tayo ng plywood at saka formworks. Sa plywood mga boss, kailangan tayo ng maraming pangtukod, mapa, kukulamber man ito, mapabakal, o kahit anong pangtukod, basta marami ito para matibay ang ating formwork. Kumpara dito sa ating speed deck, pwede na siyang walang pangtukod, pero magdidepende pa rin yan sa distansya ng ating beam at sa structural design ni engineer. Halimbawa, dito sa conventional slab ay kakalanganin mo nito ng 100 pieces na kukulamber na pangtukod. Pero dito sa ating speed deck ay kailangan mo lang ng 20 to 30 pieces na kukulamber na pangsuporta. So dito pa lang sa formworks, malaki na yung matitipid mo kung gagamit ka ng speed deck. So next ay dito naman tayo sa plywood. Sa conventional slab ay gagamit tayo ng plywood. So minimum of 3/4 na thickness o kapal ng ating plywood. So dito naman tayo sa speed deck. So hindi na siya gagamitan ng plywood. So yung steel deck mismo ang kakarga o magbubuhat sa bigat ng concrete habang basa pa ito. So dyan pa lang, malaki na yung matitipid mo kung gagamit ka ng speed deck kasi wala ka nang gagamiting plywood. Sa conventional slab ay tatanggalin mo yung plywood pagkatapos. Sa speed deck ay kasama na yun sa slab yung ating steel sa ilalim. So isa yun sa nagpapatibay ng ating slab. Dahil sa conventional slab ay tinatanggal yung plywood, so nai-expose yung ating concrete. So unlike sa speed deck, hindi tinatanggal yung ating steel, so nakakabered yung ating concrete. So hindi siya exposed sa kahit anumang chemical, magtatagal o panghabang buhay yung ating slab. So next is dito naman tayo sa ating pagbabakal o reinforcement bar. Dito sa conventional slab ay marami kang gagamitin na mga bakal o yung two-way slab na pagbabakal dahil ito yung nagpapatibay sa ating slab. So marami kang bakal na gagamitin. Ini-install ito manually. Sa steel deck naman, mas konti ang rebars na ilalagay kaysa conventional. Kumbaga one-way rebars dahil yung steel deck mismo ang papalit or ang pamalit sa two-way rebars sa ilalim or yung sa bottom bars. So unlike dito sa ating speed deck, so meron na siyang naka-installed na rebars sa itaas at properly welded. At yung kapal naman ng rebars mga boss ay based po yan sa load at design ng building o yung bahay. So dahil machine yung gumawa nito o yung nag-weld nito mga boss, so 100% consistent yung pagka-weld. So kumbaga pulido yung pagkagawa ng speed deck. So kailangan lang nito ng dalawang tao na magbubuhat sa isig kadulo ng speed deck para i-install. So unlike sa conventional slab, kailangan ka talaga ng maraming tao. Sa conventional slab, so mano-mano mo itong ilalagay. Yung iba nakakalimutan lagyan ng spacer. So ang mangyari dyan doon sa ating conventional slab na hindi nilagyan ng spacer, so lilitaw yung rebars. So magkakaroon ito ng kalawang dahil exposed yung ating concrete at saka yung ating steel. So pag mangyari yan mga boss, malaking kabawasan yan sa strength ng slab. At pwede ka na hindi maglagay ng kisame pag speed deck yung ating ginamit. At dahil fully covered yung concrete mo, so 100% strained yung concrete slab mo dahil hindi exposed yung concrete sa ilalim. Pero pag tibay yung ating pag-uusapan mga boss, so parehas lang matibay yung speed deck at saka conventional slab. Kumbaga, kaya niyang tapatan yung isa't isa base sa design yan ni engineer. Ang advantage lang ng speed deck mga boss ay panghabang buhay na yung strength ng concrete slab dahil fully covered siya. At galvanized yung ating speed deck, standard key is 3506. Hot dip galvanized steel, so hindi siya basta-bastang kakalawangin. Lalo na pag na-applyan ito ng anti-kalawang ng pintura. Dito sa conventional slab, dahil exposed yung ating concrete, so exposed siya sa kahit anumang chemical. Pang matagalan mga boss, so mababawasan yung strength niya. Depende na yan sa pagkagawa at design ni engineer. So makatitipid ka sa speed deck
in general. Halimbawa, may project kang 2-story na bahay at yung sukat nito ay 50 square meter at yung thickness ng slab ay nasa 7 inches. Siguro dito sa speed deck nasa 4 to 5 inches lang yan. So nababawasan ng kapal yung slab bag speed deck yung ating gagamitin. For your information, example lang po ito. Yung actual computation ay based po yan sa data ni engineer or structural design. Dahil manipis yung concrete slab mo at magaan, hindi lang sa concrete slab ka nakatipid, pati na rin sa beam, poste at sa pundasyon dahil mababawasan ang size nito. At dahil nabawasan yung size ng poste at saka yung beam, so madadagdagan din yung space ng iyong bahay o establishmento na iyong pinapagawa. Dito naman tayo sa manpower mga boss o sa mga taong gumawa. So halimbawa dito sa conventional slab ay kumuha ka ng 20 ka mga at manggagawa. So dito sa speed deck siguro ang kakailanganin mo lang na tao ay nasa 8 to 12 na manggagawa. Next is dito naman tayo sa oras o sa tagal ng pagkagawa ng project. So halimbawa dito sa conventional slab ay aabot ito ng 20 days. Siguro dito sa speed deck ay nasa 8 to 10 days lang ito dahil mostly ikakasa na lang ito. Unlike sa conventional slab, mano-mano yung pagkagawa. So sa madaling salita, mas makatitipid ka talaga dito sa speed deck kumpara sa ating conventional na pamaraan sa pag-slab. In general, so kasali na yan yung schedule at saka yung costing. Kumbaga ang speed deck ay upgrade siya ng steel deck. Less manpower kaysa steel deck. So kumbaga mas in-upgrade pa yung ating steel deck. So ang speed deck mga boss, magandang gamitin ito sa pang-residential, pang-commercial, pang-apartment, pang-school building at pang-office building. Next is costing. Yung price ng speed deck start at 1,180 per square meter. So pero depende na rin yan sa structural plan ni engineer based sa deed at live load computation. Gaya ng nabanggit natin kanina. So yung kapal ng mga rebars ay depende po yan sa computation engineer base sa data. Yung computation sa slab thickness ay hindi po yan hinuhulaan. Kinocompute po yan based yan sa condition ng lupa at deed and live load. So ano nga ba itong deed and live load? So halimbawa sa bahay, ang deed load ay ang mga kagamitan. At yung live load naman ay yung mga tao. So kinocompute yan kung ilan yung mga tao na nakatira at ano-ano yung mga kagamitan na nasa loob ng bahay or nasa second floor. At doon makukuha yung thickness ng slab. At FYI po mga boss, at libre lang po magpa-estimate costing basta may data kayong galing sa structural engineer. Next is speed deck installation procedure. Magsimula tayo sa beam preparation. Meron tayong tinatawag na precast beam, monolithic beam, ibig sabihin sabay buhusan ang beam at slab, at saka steel beam. Next is speed deck laying. So sa pagkabit nito mga boss, dapat nakapatong ito sa ating steel beam ng at least 2 to 3 cm. At gagamitan natin ito ng pako para hindi maalis sa kanyang posisyon. Next is speed deck fixing. So dapat yung ating speed deck rebars ay naka-weld doon sa ating steel beam. Sa concrete beam naman, dapat naka-weld ito rebars ng speed deck to rebars ng concrete beam. At pagkatapos ito ma-weld mga boss, ay lalagyan ito ng silicone para ma-seal yung mga maliliit na butas at maiiwasan natin yung pagtagas ng concrete habang nagbubuhos tayo. Next is nilalagyan natin ito ng top rebars na pa-opposite direction sa rebars ng speed deck. Next is sanitary and electrical layout. So ito yung panghuling gagawin mga boss bago natin buhusan yung ating slab. At yung panghuli ay pagbubuhos sa slab. About the speed deck. Ang speed deck ay produkto ng DukshinEPC. Sila ang pinakamalaking producer o manufacturer ng deck plate sa buong mundo. So hindi lang speed deck ang kanilang produkto. Meron din silang eco deck o environmental friendly deck. Ang kagandahan nito ay meron na siya nakakasa na spacer para hindi nalilitaw pag tinanggal yung deck plate sa ilalim. Enso deck o insulation deck plate. Ang kagandahan nito ay meron na siyang built-in na insulation foam na isa sa pinaka-purpose nito ay soundproof at pag ginamit mo ito sa roof deck, hindi basta-bastang tatagos yung init. Dub deck o integrated hanging device deck plate. Ang kagandahan nito, yung deck plate ay may design parang hugis, buntot ng ibon or dovetail. Ang purpose nito para madaling ikabit yung mga hanging materials. Yung panghuli ito yung GC bow deck, the strongest non-removable deck plate.
Ang kagandahan nito, ang deck plate ay kasama na sa beam. Hindi na siya tatanggalin. Ang light sa conventional dito sa bodeck, so yung deck plate nito, isa yun sa nagpapatibay sa ating beam. Nang dahil dyan, ang DukshinEPC company ay nakatanggap ng iba't ibang uri ng certification dahil sa kanilang excellent technical skills at parami ng parami yung bumibili nito sa buong mundo. At sa gustong bumili nito, please contact this information. So may Philippine representative sila. At pwede nyo ring bisitahin ang kanilang website, dukshin.com. Ilalagay ko sa description yung link. Ito yung mga menus at sub-menus ng kanilang website. At nakasulat din doon yung message ng kanilang CEO. Nandoon rin yung comparison sa kanilang costing at period. Katulad ng nabanggit natin kanina. At comparison speed deck versus conventional slab gaya ng nabanggit natin sa unang part ng video. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Sana may kunting kaalaman kayong nakuha ngayon. God bless all. Sing produces the best products with differentiated quality and proven technology. Largest manufacturing facility in the industry. Speed deck is a best-selling product among all-in-one type deck plate, as it does not require support and formwork at construction.